aking nahandog nga sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa di mailalang. Tanay, inako niya, inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa webis tayo ng 19 na linggo ng pangrewang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ng Poong Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin sa ating misa ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa mundo. Mga kapatid, sa aklat ni Josue, pinapahayag na nagpapatuloy ang kabutihang loob ng Diyos na si Yahweh na sa pamagitan ng pagdala ng Arka ng Tipan, makatawid sa Jordan ang kanyang bayan na hinirang. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo na tayo ay marunong magpapatawad ng kapwa sapagkat ang paghahari ng Diyos ay ang pagkilala sa Diyos na mawain na laging nagpapatawad sa atin. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala at hindi nabubuhay ayon sa kanyang kalooban, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito nila makikilalang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtuntong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao. Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon
ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga kananeyo, ang kabanantipa ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid sa ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoting may dala ng kabanantipan ay tumuntong sa tubig, titigil ang pagagos ng ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kabanantipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng taganim. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoting may dala ng kabanantipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kabanantipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang anlahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na roon, ang lupaing Huday naging dakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia! Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia! Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Alleluia! Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa kawika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nang makaawa sa kanya, "Bigyan po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kahit ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Hudea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa wibis tayo na 19 ng linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong tema ay magpatawad sa isa't isa sapagkat pinatawad tayo ng butihing Diyos. Ang butihing Diyos ay atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Josue, Kapitulo 3, Versikulo 7 hanggang 17, na kung saan si Josue na siya nang namumuno sapagkat namatay na si Moises, ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na si Yahweh na kanyang maipahayag ang mga ginagawa na kakaiba at mga himala na ginawa noon ni Moises, gaya ng paghati ni Moises sa dagat na pula. Ngayon naman, si Josue sa pamagitan ng kaban ng tipan ay dalhin doon sa may ilog Jordan at
hawiin ang ilog Ordan upang maging tuyo ang daanan ng mga tao. Ang mga tao na hinirang na bayan ng Diyos ng mga Israelita. Napapahayag ng Diyos ang lahat ng kabutihang loob sapagkat ayon pa sa Salmo 113, pinalabas ng Panginoong Diyos sa bansang dayuhan ng kanyang mga hinirang bayan ng Israel at ginawa niyang kanyang sariling bayan. Ito'y nagpapahayag ng kanyang kabutihang loob, ng katangi-tangi na pagmamahal sa tao. Ang Diyos ay nagpapatawad sa kanila kahit sa kabila ng kanilang pagreklamo. Ilang beses sila nagreklamo, walang pagkain, walang tubig, ganito, ganyan, napakaraming reklamo. Pero pinatawad sila dahil sa panalangin ni Moises. Ngayon naman, sa pumuno ni Josue, nagpapatuloy ang Diyos na si Yahweh na nagpahayag ng kabutihang loob. Hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus, lalo pang ipinapahayag ng Panginoong Diyos gaano kadakila ang kanyang pag-ibig at napakalaki ang kanyang pagtangi na kung saan ay handa niyang patawarin ang kanyang bayang Israel. Ngunit sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, verso 21 hanggang Kapitulo 9, verso 1, na ang tunay na batayan ng pagtanggap ng kapatawaran sa Panginoon ay ang ating mismong pagpapatawad sa ating kapwa-tao. Tayo kasing mga tao, punong-puno tayo ng paghiganti, punong-puno tayo ng mga masasama na damdamin. Kung minsan nilalamangan natin ang ating kapwa, kung minsan sobra ang paghiganti na gawin natin sa ating kapwa. Kaya ating mabasa sa aklat ng Genesis Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, na kung saan si Lamech, isa sa mga tauhan sa lumang tipan, sinasabi niya na handa niyang patayin ang lahat ng tao na magpahamak sa kanya o magsugat sa kanya, na kung si Cain ay 7 beses at 7 beses din magbigay ng paghiganti, siya sa 1 beses lang paghigantihan niya ng 7 beses ang kanyang kalaban. Ito ay nagpapalala sa sitwasyon ng mga hindi pag-unawa. Kinakailangan tayong magkaroon ng pag-unawa, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagtanggap, magkaroon ng pagmamahal bilang mga anak ng Diyos. Para sa mga Hudyo, ang numero na 7 ay siyang pinakaganap. Tinuturing nilang pinakaganap sapagkat sa kanilang tradisyon ay kanilang pinaniwalaan na ang Diyos ay naglikha ng lahat mula unang araw hanggang 6 na araw at sa 7 na araw na ito yung numero ng kaganapan, nagpahinga ang Diyos. At tinuturing ang 7 na numero na siyang pinakabanal. Kaya kapag ang isang tao ay nagkasala na hanggat 7, hindi na siya mapapatawad pa. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa versikulo 22, Kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya kay Pedro na hindi sa 7, ngunit 70 beses pa. Sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay matulad sa pagpatawad ng hari sa kaharian ng Diyos, na kung saan gaano man kalaki ang utang ng isang tao ay pinatawad pa rin niya. Pero atin pong napakinggan sa ating Ebanghelyo na sa talinghaga na sinabi ng ating Panginoon na mayroong isang tao na
10 milyon na kautang. Pinatawad siya. Pero nung nakita niya ang kanyang kapwa na lingkod na may utang lang na napakaliit, ay hindi milyon kapiso, 100 lang, 500 kapiso, ay kanyang pinahirapan ito hanggang ito'y magbayad. Kaya nung nalaman ng hari na yun ang ginawa niya, na hindi siya nagpapatawad, na siya ay pinapatawad, siya ay ibinalik, ikinulong. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ganon ang gagawin ng Diyos Ama sa atin. Kapag ka hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Ang kaparusahan na ating natanggap ay kaparusahan na ating ipinapahayag din sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang Diyos ay puspos ng habag, at dahil sa kanyang mahabagin na puso, handa siyang magpatawad sa atin kung tayo rin ay marunong magpatawad sa isa't isa. Wala namang taong perpekto. Diyos lang ang perpekto. Bakit tayo mga tao hindi marunong magpatawad sa mga pagkakasala ng ating kapwa kung tayo mismo na nagkasala sa Diyos ay pinapatawad ng Diyos? Ang tunay na patakaran ng pagiging tunay na Kristiyano, tayo ay handang magpatawad sa isa't isa sapagkat tayo ay pinatawad ng Diyos. Ang kabutihang loob ng Diyos ay napahayag sa ating kabutihan na pinapahayag sa ating kapwa-tao. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, Verso 40, ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya, gagawa tayo ng mabuti sa pangalan ng Diyos upang tayo rin ay bigyan ng biyaya o kaloob ng Diyos sa mga hinihingi natin na kabutihan o mga biyaya o mga grasya para sa atin. Ang Diyos ay mabuti, kailangan mapahayag ang kanyang kabutihan sa ating kabutihang loob na ating isinasabuhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Atin pong itutugon, mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging hari, padalawin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso. Bagkus, maging bukas sa kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin.
ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, masdan mo ang may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang naghihiwalay. Hinayin namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo batid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinamagandang loob mong ibigay sa amin upang maiyahin, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang Panginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ipinagbigyan mong ito'y aming maihagat na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang kami rin iyong kahihirapan sa pamagitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ang banal ang makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlami pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magdanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Tinasyon ng Quiapo, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ang Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa ating kapwa na nangangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Ang Diyos ay Diyos na may kabutihang loob. Nagpapatawad siya sa atin. Dapat lang na magpatawad tayo sa isa't isa upang ang kabutihang loob ng Diyos ay napapahayag din sa ating kabutihan bilang imahin ng Diyos. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga baybagay ng pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Inhaigpas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay.
basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ay kniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.